pagkakasakit ng ulo ko kanina umaga. Akala ko nababangungot ako eh, no? At ang gumising sa akin, ginising ako ng aking staff at sinabi nga na ako daw ay nahuli sa EDSA, doon sa bus terminal. Sabi ko, ano? Nandito ako sa Cavite. Paano mangyayari yun? Kaya medyo nakakasama ng loob, no? Dahil yung mga ganitong klase mga paratang. Katulad ko, may mga pinagdaanan tayong, kumbaga may phobia tayo dito eh, na masakit ang pinagdaanan. Tapos eto na naman, yung mga maling paratang. Parang medyo nagpanting yung tenga ko. Kaya aminin ko sa inyo, medyo napikon talaga ako. And I want them to explain kung sino ba talaga ang buong Revilla yung nakita nila. Baka namang kaluluwa ko yung nakita nila doon. At unang-una, hindi ko kotse yun. Hindi ako gumagamit ng plaka na 8 na may CA pa. At 17th Congress daw, no? Wala sa pamilya namin ang asawa ko. Nakaupo siya ngayon sa CA pero hindi siya, hindi yung 17th Congress. Kaya napakabigat na itong nangyaring ito. Kaya sabi ko nga, pwede ipatawag dito sa Senado at ipaliwanag sa akin, no? In fact, sabi ko pa nga kanina, ipare-recall natin yung budget ng MMDA. I just want to make this clear. Medyo mainit lang ang ulo ko kanina. Tingnan natin, no? Dahil hindi naman kasalanan siguro ng isang tao o ng iilan, madadama yung buong departamento. I heard, pupunta raw dito si Colonel Nebria at pati si Chairman, no? Ng MMDA. So, harapin ko sila, kausapin ko, and then, let's see. Tingnan natin sa paliwanag nila. Dahil ako naniniwala, di ba? Sinabi nila, parang may nagbaba daw ng bintana at kumaway daw ako. Meron silang budget sa body cam. Dapat yung kumaway na yon ay nakita ng enforcer. And that is so unfair para sa akin. Alam nyo, mabigat yung pinagdaanan ko eh. Binasak na tayo sa media before, sa social media. Ayoko na mangyari ulit yung mga ganyang maling paratang. Kaya nanginig talaga yung laman ko. Kaya yung pagising ko kanina medyo na high blood ako. Napaanak ng peteng ako. Pasensya na po. So harapin niyo po si Chairman Artes? Yes. Harapin ko sila. Miski si Bong Nebria. Kung sa atin, no, sa bilang isang senador na gagamit nila, kung nagpapapogi sila at gagamitin lang senador, sana yung totoo. Huwag yung mali. Siyempre alam naman natin, no, yung mga kababayan natin dyan, nata-traffic, tayo sumusunod din sa batas trafiko. At wala sila dapat tinitingnan o tinititigan. Kung kinakailangan, kung talaga nagkasala yung senador o kahit sino pa siya na talaga namang tikita nila. Hindi yung gagamitin mo sa publicity para sumikat ka at magpapogi ka at expense of what? Miski yung mga maliliit nating gumagamit ng lansangan, kawawa din. Kung sa amin nagagawa, what more yung mga maliliit? Sir, yung sinabi ko kasi nung may panggap po na senador, may budget deliberations daw kaya napakadali. Sir, yung tingin ko na yung reason, dapat ikita na yung reason. Exactly. Dapat ikita nila kahit na sino pa yun, senador o congressman. No? Unang-una, magkakasama tayo dito kagabi, umabot na tayo ng what time? 1:30 na yata or almost 2 o'clock in the morning. So imposible pong nandoon ako. Nasa Cavite po ako. So hindi po si Bong Revilla yun. Kung mag-sorry si Bong. Siguro hindi sila dapat sa akin mag-sorry. Mag-sorry sila sa bayan. Dahil ang binigyan nila ng maling impormasyon ay ang taong bayan eh. Pero yung budget, sir, hindi nyo na papakita. Sabi ko nga, hindi kasalanan ng lahat yung kasalanan ng isa, yung ilan. Pero dapat, tingnan ko muna kung ano yung sasabihin nila mamaya. So let's just wait and see. Are you still considering the recall? Just to be safe, just to be sure, sir, for the soundbite. Are you still considering the recall for their case? I'll think about it. Depende sa mangyayari mamaya. Hindi pa kami nagkakausap eh. So, kaya nga sa pagpunta nila ngayong hapon dito, let's see kung ano yung sasabihin nila. Basta sa akin lang, sana yung sasabihin totoo. Huwag yung gagawa ng mga invento. Sir, napisin yung video na si Atty. Nebria, tinitignan niya pa yung papeles nung pinlagaw nila sa sasakyan. Di ba sana siya kung nandun kayo sa loob ng sasakyan, siya rin mismo yung nakapagsabi kung kayo talaga yung nandun sa loob. Kasi pinlagaw niya, tinitignan niya yung mga papeles nung sasakyan. O yun nga eh. Kaya yun yung mga ganyan dapat ipaliwanag nila eh. Kung nandun siya mismo, dapat in-approach niya, di ba? Total naman, nagpapapogi siya. Dapat nagpapogi na siya ng totoo, talagang pogi eh. Mismayo, natutulog yung totoong pogi eh. Sir, sign ba yung, sir, is this a sign yung nangyari ko yung sinabi niya? Mukhang nagpapalusog talaga sila ng PIP doon sa busway. Tapos sinabi ko, yung sinabi ko, sir, mukhang pinapalusog talaga. Well, sa aspeto na yan, ako hindi ako dumadaan doon. Dahil dumadaan kami, going to Quezon City sa Skyway. Especially kung galing kang Alabang, di ba? Skyway ka na eh. Hindi ka nadadaan doon sa EDSA dahil sobra talagang traffic dyan. Even galing ka dito sa Kongreso, punta ka ng QC, Skyway ka na eh. So, imposible yung gamitin namin yung busway na yan. So, talagang kaya nakakapanting ng tenga.
Sa bus, because the issue is, kasi ang pwede at hindi pwede tumalik. Pwede mga pag-emergency, of course, yung buses. Pero yung service nila na-expand na para sa mga senators and congressmen. Sa tingin nyo, may privilege kayo talaga na gumamit sa buses. Unfair yun para sa mga maliliit na kababayan natin na dumadaan dyan sa... So ordinary lane tapos sa bus lane nabibigyan natin ng special treatment yung ating mga mababata sa mga kasama natin. Kaya ang sa akin lang, kung talaga nagkasala ko sino man yan, kahit sino pa siya, tikitan nila. At huwag nilang gamitin sa publicity, pagpapapogi o para sumikat sila. Sir, just mag-apologize po, sabihin niya ako na nagkamali and all, okay lang po yun sa akin. Yung lesson na dapat hindi basta-basta regalabas ang information ng mga public official na hindi. Alam niyo po, kung meron may isang tao dito na mamapagpatawad, siguro ako na yun eh. No, katulad ko, nagdusa ako 4 na taon, 6 na buwan sa kulungan. Pero pinatawad ko ng mga taong nagkasala sa akin eh. Yan pa kaya, napakasimple. Pero dapat magpaliwanag siya. Dahil ayaw ko na yung mga maliliit na tao ay mapirwisyo din ng mga maling paratang. Yun lang, thank you very much po, maraming salamat. Sir, target niyo siya, sila ang harapin. Harapin muna po, gusto niyo nakarating nandun kami. Para hindi naman yan magsasorry. Gusto niyo marinig? Yes sir. Sige, dito, sa harap ninyo. Alright. Baka akala may tinatago pa eh, di ba? Di ba meron kayong bodycam? Sir, ang pondo ng MMDA sa bodycam. Yes sir. 60,000 pesos per camera. 60,000 per camera. Ako, bugbog na ako sa maling para. Sir, I have no intention. Ako, kahit saan ako pumunta, hindi ako umatra sa... Yes, sir. I understand. Yung sakit ko lang ako. Yes, sir. I understand. Kulit po na sa to. Ang sinabi ko lang, sir. Nasa totoo ka? I have no intention of ruining your name. Just that, sir, hindi ako yung information to exactly. So, I rely on that. If it was a mistake, I like what I said to you, sir. Nagkakamali tayo na tayo parang kakamit. And I apologize. Pero kung... You apologize to the chat? Yes, sir. I already apologize ka. I'm really sorry. I already apologize ka. I already made an apology. Tao lang po tayo. At po tayo nagkakamali. Eh ngayon, kung nagkamali po yung enforcer ko, as the commander of the task force, the buck ends with me. I do not need to present the enforcer anymore. Kung nagkamali siya, ako na po ang sasagot doon. Saan ang balak mo sa enforcer kung tatanggalin? Saan wala pong balak na tatanggalin? Kung ako na lang, di ako na lang po. But the buck ends with me. The responsibility ends with me. Yun po ang ano eh, ang ano ng commander eh. I need to make decisions. It is not to ruin the senator. Alam ko po yung pangalan ng senator. Web common threats. Wala po akong inaano. Intensyon na sirain. Kaya kung nagkamali ako, ako na lang po. Ako na lang. That's part of my responsibility. That's my po, decision po ng management. Discuss it kanina. We will suspend Kernel Nepri. Pending investigation po. Nangyari na po. Si Kapesa may mga violations po kasi bakit nag-ilig yung pangalan ng mga nakapulit, which is hindi po na po dapat. And second, kahit naman po sino na nag-ninigrap, hindi po na dapat pinag-ilig po sa policy namin. Dapat hulihin. Yes, sir. Kasi ang dami po talaga nag-ninigrap. And ang instructions ko naman po, kahit na nag-ninigrap, ay hindi po talaga dapat payagan. It's just that, yun nga po ang sinasabi ko kanina kay Kernel Nepri, na bakit tumalabas yung mga pangalan, lalo-lalo na yan, kung mali pala, kawawa naman yung napapangalan na mali. Alam mo, as you said, no? Ulam kayo, nagkakasalit. Yes, sir. Pero masakit kasi yan. Yes, sir. I know. Sorry, yes, sir. Ayoko. I'm sure. Ito sa mga pangyayari na ito, mayroon pa rin magpapas pa rin sa amin. And that is all. Dahil tayo yung sumusunod sa katastrofe ko. Matindi na yung pinagdaanan mo sa buhay. Tapos pamasabi nyo ng kanya lang nang walang kakwenta-kwenta. In fact, nakakatawa nga itong issue na ito. Traffic. Ang daming problema ng bahay na tapos hindi namin. Tapos dikirahin kami ng ganyan. But we have to answer back. Because nawawasak yung pangalan namin. Yung mga tao nagsasuffer sa traffic. Tapos yung ganyan VIP treatment, sabi mo bibili, ililet ko mo, dapat tinikitan mo. Yes sir, that's my fault. Diba? I like what I'm saying. Tapos nililet ko mo, tapos wabasakin mo. Yes sir. Diba?
Again, sir, that's my judgment for I'm sorry. Nakatanda po yung pagsasorry, and how are you taking for the suspension of President Aguilar, sir? I accept your apology. Hindi dito yung chairman kung ano man yung mag-position mo kay Colonel Bong, sa Korea. Sorry lang, I hope you understand kung bakit naging ganito yung reaction ko. Dahil kung ikaw man yung lumagay sa lugar ko, you will do the same thing. Yes, sir. I understand. I fully understand. So, mapaanap ng tenen ka talaga. That's why I hope you understand. Alam ko na mabilis yung trabaho na ginagampanan mo, Colonel Bong. But, sana yung maging patas na tayo doon sa katotohanan. Yes, lalo-lalo na sa mga maliliis na maapektuhan nito. Yung mga wrong judgment ng mga enforcers din natin, dapat sinasabihin natin natin. Marami din kami na-receive na reports. No? Even though sa mga riders, sa mga maliliit na nagmumotor dyan, yung mga may hirap natin na nagtatrabaho lang, marami kami natatanggap lang. Pero buti na rin magising daw. This is a wake-up call, sir. Yes, yes. For everybody. Dahil masakit talaga. Lalo-lalo na sa mga maliliit na mga riders na ano, naghahanap buwan lang. No, ganun ba? Yes, tapos mapipiti ka na ganun lang kadali. No? Ang penalty kong malaki. And yung sa akin, kung talaga nagkasala ako, alibawa nagkasala ako, no? Violet. Pero wala eh. Ako po ay nagpapasalamat on behalf of the agency for your statesmanship, Senator, at sa pag-accept ng apology. Asahan po ninyo na we will learn from this and gagamitin po namin ito to improve yung aming pag-sesentation para pag-aayos po ng traffic din sa mga. Again, pasensya po. Apology accepted. Salamat. Alright, thank you very much. Lahat po ng newsflash video ay makikita sa aking newsflash playlist. Sa mga gusto naman po ng mga biblical topics, punta po kayo sa aking channel na Mahafree TV. Para sa mga gustong mag-order ng Firmax Firmang and Lifting Cream and Immune System Booster, contact Mr. Dante Meraviles on Facebook. Cellphone number 09086553757.